province type, nagpakawala tayo ng ating mga rooster, mga province type. Kasi nahihirapan akong ano, isupply yung pagkain. Yung limang rooster po natin, pinakawalan po natin. Ayan po yung isa. Ayan po siya. So, ito po yung isa. Bali, pinakawalan ko po mga province type para mapagpalahi rin po dito sa labas. At para makatipid din tayo sa patoka mga province type. Kasi pagka nandito sa labas, ang kinakain nila ay kung ano yung meron sa kanilang surroundings. Ito mga province type. Yung isa. Naninibago pa siya mga province type. Andun sa loob yung dalawa mga province life. Lalabas din po natin. Tapos huliin ko na lang pag merong gustong bumili or pag malaki na. Pakawala natin dito sa labas. Yan, makikita nyo mga province life, wala na tong laman. Gagawin ko dito mga province life. Yung ibang inahin doon na maliliit, dito ko ilalagay. Kasi yung mga malalaking inahin, malalakas kumain, hindi siya halos makakain mga province type. Wait lang, huliin natin tong isa. Andito siya. Bigat-bigat na rin to mga province type. Malaki to. Kaso lang lalaki, kaya kailangan po natin ngayon is puro babae. Hindi natin masyadong kailangan yung lalaki. Kaya i-ano ko muna. Lalagay ko na lang muna to sa labas para dito sila kakain sa labas. Yan siya mga province type. Malaki na rin po. Ilabas natin para dito na lang siya magpataba sa labas. Ewan ko lang tataba siya dito. Pero malaki na rin to. Tsaka tatlo yung boxe nila. Ayan yung isa. Ito sila mga province type po. Yung isa mga province type ay ayaw po halos magpakuha ng picture at video. Bali itong mga to, gagamitin ko lang to sa swap pagka merong mga magagandang inahin online. Pagka medyo lumakalaki na. Or kung may mayroon pong bibili, bibenta ko rin mga province life. Ito po yung dalawa sa pinakamaliit. Yan sila. Nahihirapan silang humabol sa laki dahil napakalakas ko pong kumain ng malalaki natin na inahin. Bali, malapit ko na rin po sila itong iano, ilagay dito sa labas para maging breeders. Bali, ayan mga province type, para makakain silang mabuti. Kasi pagka patuloy na andun natin inilagay, papayat po yan ng papayat. Ito sila mga province type, yung malapit na nating gawing breeders. Yan mga province type. Malalaki na talaga sila. At bumibilog yung katawan. Wala naman dito. Wala na. Yan. Konting panahon na lang yung hihintayin. At pwede na natin silang pakawalan sa dito sa area. Pwede na po natin sila pakawalan dito sa area. Kasi malalaki na po yun. Yung iba. Tsaka nasa ustong gulang na po. Pwede ng kastanya. Balintay-hintayin lang natin. Ilang months na lang man. Para mailabas sila dito sa labas. Para mailagay sila dito. Para goods na sila for breeding. Ito din mga province type. Ay grabe. Hindi nila kinain oh. Ayan, yung mga babae dito, malapit na rin po yan na ilagay dito sa ating area, dito sa labas, para gawin ng breeders. Hinintay ko na lang po ay 2 months. 2 months na yung iba dyan, yung malaki. Ito, 2 months. Yan, yung malaking dalawang malaki. Lagpas 2 months, mga 2 months and 2 weeks. Kaya buti na rin, meron tayong mga ilalagay dito sa labas. Ang daming bunga mga province type. Ay, napakaasim lang nito. Kinakain ng mga manok. Ay,
kinakain nila eh. Ito yung isa sa mga natural food nila. Kinain nila. Pasok tayo mga province eh. Ubus agad. Grabe. Ito yun mga province type. Oh. Ang daming bunga. Halos ibon yung umuubos dito mga ka-province type. Kaya season siguro to ng halaman na to na magbunga ng madami. Trinay kong kainin yan mga ka-province type pero napaka-asim. Maasim siya. At pagka may bumabagsak dito sa ilalim mga province type. Lagi pong ubos. Pero ayun, may kakonti pang mga natitira. Pero lahat ng mga manok na nasa labas, sila po yung kumakain dyan. Napaka-rami niyang bunga. At yung ibang nahuhulog dito, yan, yung mga nahuhulog dito banda, nakakain kagad ng ating mga alaga. Thank you.